nagsimula ito, ikalabing walong siglo. Kung titingnan mo sa aming pamilya, sa mga kwento-kwento ng mga nagsalin-salin lahi, malapit ito sa around 1852. Ako si Justin Valde Abellia-Habal, kamarero ng Santo Injero ng Tayabas, Quezon. Ako si Geoffrey Valde Abellia-Habal, kamarero ng Santo Injero ng Tayabas, Quezon. Malalim ang pananampalataya ng mga Tayabasin kung titingnan natin yung tungkol sa mga tradisyon. Ang Tayabasin ay relihiyoso. Marami silang mga imahe na mga madali sabi in layman's term, mga pinaniniwalaan, pinagdedebotohan, katulad ng San Diego de Alcala. San Diego de Alcala is kilala ito do sa mga yung mga nagdedeboto, yung mga nagkakasakit. Sa panahon naman ng Kwaresma, isa na dito ang Santo Injero, which is ang imaheng patay ni Kristo na nakahiga na ipinoprosesyon tuwing tuwing Biyernes Santo. Ang Santo Injero ay ito'y isang imahe na kung saan nagre-represent, na kung saan parang dyan yung patay na Kristo, na kung saan kaya siya namatay kasi parang pinagdaanan niya ang lahat ng hirap, matubos lang ang kasalanan ng mga tao. Ako nga pala si Ray Andres na ang debuto ng San Quintero. Ang aking obligasyon dito o aking ginagampanan tuwing Biyernes Santo, Baby Santo, aming inaayusan yan at nililinisan. Ako si Dagi, debuto ng San Quintero ng Tayabas. Ang aking tungkulin sa Santo Injero ay ang magdala ng estandarte at tumulong sa paggagayak sa Santo Injero. Ako po si Menerlin, ang asawa ni Pedro Jeremy Lagrosas. Siya po ay nagagayak ng Injero sa Tayabas. Bago ako maging isang debuto rito, 17 years old pa lang ako, kasama na ako. Pero sa huli pa lang. Tapos eh, di ganito nga, laging debuto na ako. Meron kaming, bawat isa sa amin, mayroong isang gawain. Pagdating ng Bisanto nga, gagayakan na namin yan. Nilinisan. Para pagdating ng Biyernes Santo, wala nang kabriya. Tapos, pagbalik dito sa batahanan, kami pa rin ang gagalaw na pag bababa, pagkakalas, kami pa rin, walang ibang tao na ang nahawak. Kung sino yung nakatuka lang, kami pa rin ang nagalaw. Nagsimula ako ay year 2013 hanggang ngayon. So nagsimula ako dahil yung mga pinsan ko, dalawa kong pinsan at yung isa kong tiyuhin, taon-taon talaga sila namamanata, sumasama. Noong mga panahong yun, nung nag-uumpisa sila, hindi ako pwede kasi maliit pa ako. So sumasama kami sa ibang santo, pero pagkatapos sa pagkatapos, inaabangan namin ang Santo Injero sa may ermita, yung paglusong. Kasi isa nga ito, parang nakikita namin yung debosyon ng tao, yung pag-ako ng tao sa Santo Injero. So tuwing Webe Santo o basta bago yung kasagsagan ng Holy Week, dumadaan na ako dito para magtanong ano yung kailangan, ano yung pwede kong maitulong. So pag may kailangan, tutulong ako. Tapos Biyernes Santo, usap na yon dahil ang toka sa akin ay standarte. Walang pwedeng maglinis niyan kundi ako kasi yan yung inaako ko. Ang Santo Injero ng Tayabas, nagsimula ito sa panahon ng mga Kastila.
ito ay nagsimula sa pamilya namin, sa aming great great grand grandfather o great grand lolo na si Ricardo Valdebella. Sinunda naman ito, pinamana naman ito sa kanyang anak na si Militon Valdebella na nasolong anak ng Ricardo Valdebella na napangasawa niya si Hilaria Haka Valdebella. Pagkatapos nun, nagkaroon sila ng 8 anak. Ang Santo Entierro ng Tayabas ay nagsimula ito ika-18 siglo. Sa mga kwento-kwento ng mga nagsalin-salin lahi, malapit ito sa around 1852. Ang mga representantes ng propaganda corps ng Japanese Imperial Army ay kasalukuyang pumupunta sa mga probinsya. Nung unang panahon, ang kwento sa amin ng mga nauna sa amin, gera to ng Hapon. Habang kasing binobomba ang bayan ng Tayabas ng mga Hapon, tinamaan ang bahay namin, ang aming ancestral house na makikita sa Barangay San Roque. So, napilitan ang pamilya na ilikas ang imahe ng Santo Entierro. Kasi nauna dito, ang karosa o yung tinatawag na kalandra, siya yung sinasakyan pag prosesyon, hinihigaan ng imahe ng Santo Entierro. Na ano na siya, na tinamaan na siya ng bomba nung time na yon. So, from sa kwarto niya, kasi may sarili siyang kwarto, itinakas na ito ng aming lola na si Belen Valdebella. So, itinakas ito sa pamamagitan ng bit-bit niya, solo siya. Itinakas niya ito na tinakbo palabas ng bayan. Sobrang halaga para sa akin ng standarte. Kasi ang standarte kasi siya yung nagpapakilala kung sino yung santong dumadating. So para sa akin, napaka-importante nung trabahong binigay sa akin kasi malayo pa lang, kita na nila na ito na ang Santo Entierro. Parating na, kumbaga ako yung unang dumadating bago ang santo. Kumbaga yung gano'n na makikita ng tao, ng mga mananampalataya ng Tayabas Quezon na ayan na yung Santo Entierro, ayan na yung burol. On behalf of my husband, siya talaga yung devoto. Siya yung tao na hindi kilala yung salitang pagod. Every time na Kwaresma or Lenten season, balikan siya ila Santa Yabas para lang maasikaso yung santo dito. Na laging sinasabi sa akin ay meron daw inaayusan siya na impyero. Yung aming pamilya ay parang binigkis. Yun ang na-feel ko. Binigkis ng isang pagiging deboto ng Entierro kasi nandun yung nakita ko na pag-uunawaan ng bawat isa. Pagmamahalan at pagbibigayan. Regarding po naman sa pagbibihis ng Santo Entierro kasi amin siyang binibihisan pagdating ng Lunes. And then amin siyang binibihisan ng pambahay after ng Good Friday. Hindi siya kagaya ng ibang bayan na yung nililiguan, inuusukan. So ang parang pinakang tradisyon ng family ay yung pagdating ng Monday, dapat naka-violet na siya. Kasi yun yung representation ng pagluluksa or pagkamatay niya. Tinatawag man natin ng prosesyon ng Biyernes Santo ay prosesyon ng paglilibing. Hindi naman natin ito maiiren tulad sa literal na salitang libing, na kung saan ang namatay ay nasa unahan at ang mga nakikiramay ay nasa ulihan. Sapagkat ang tao at ang Diyos ay magkaiba. Yan ang matandang paniniwala ng mga Tayabasin na tradisyon nating iningatan kung bakit ang Santo Entierro ay nasa ulihan ng prosesyon kasunod ng kanyang mahal na ina.
mahalaga ito sa mga Tayabasin sapagkat ang araw na ito ay banal. Sa ganitong paraan nila ipinakikita ang kanilang pasasalamat sa Pumay Kapal. At sa araw na ito rin nila pinakikita kung paano sila magdebosyon.